X-Megasman, gustong i-X-X ng mga Indian. Sobrang dami ng threats sa atin ng mga kalahi ko. And time is near. Sarap yan. Sige, sige, explain mo sarili mo. Hindi mo ako bubusina ka pa. GMA News Sportcasters pero gawa sa AI. We're your Kapuso AI Sportscasters. Ito, di ba mambalita yung nahiligo atin agad simula. So, simula natin kay Mr. Nobody Doody. Pero everybody knows na siya si Megasman sa FB. Kung saan nanonood siya sa mga Indian food vlogs na nagre-react siya sa mga niluluto doon. Makakamay niya pa! Ay! Kinamay niya talaga! Oh my God! Kung bakit siya ay naglabas ng isang video regarding sa kanyang mga kababayan na nagme-message daw sa kanya ng gusto siyang ipektus-pektusan. No, kakamekus-mekus niya siya sa laki na rin na nakuha niyang following at reach, umaabot ito sa kanyang fellow Indians. As yung sinabi na gusto siyang saktan ang kanyang mga pamilya, gustong mag-physically harm sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. So sinabi ito na hindi na lang talaga daw nila maintindihan yung content at pinepersonal nila kung bakit niya daw sinasabi at hindi daw nila yun magets. So, para mga Indian food yun na nandidiri ka na lang talaga sa mga street foods ng India. Pero diba, napag-usapan natin ito dati dahil sa Ayurveda. I'm sure alam niya yun na part na to ng kanilang kultura. Pero diba, hanggang saan lang ba aabot ang pagrespeto mo sa isang tradisyon, sa isang kultura, sa realidad, diba, sa scientific na parte, na healthy pa ba yan, na hygienic pa ba yan. So, yun yung matagal na pinagtatalo ng mga tao dyan. Sobrang dami ng threats sa atin ng mga kalahi ko and... Ayan. Yeah, mga D-threats. Bawal kasi yata gamitin yung word dito. And the D? Family has been like very careful na lately. And I just want to let you my supporters know na I think our time is near. So, sinabi niya rin dito na malapit na daw niya itigil ang ganito pagko-content. Pero nag-post din naman siya na I will still post whatever I feel. You ain't my boss, peeps. I create what I create originally. I don't copy or fake my contents. Pero kinuha niya yun sa mga ibang Indian vlogs. Pero yun nga, nagbibigay naman siya ng transformative commentary tulad dati mga ginagawa na iintindihan ko naman yan. Ano magagawa mo na yung content mo ay malaki ang reach, diba? Iba-iba naman ang humor ng tao at syempre minsan may makakakita sa'yo na hindi na maalam ang konteksto na iyong sinasabi na putya talaga nilalakit na lang nyo dito yung pagkain namin, diba? Si, ito talaga si Insan eh. Kakamekos-mekos, i-ekos-ekos ka namin eh. Ito ko, kayo rin nagpasara, binayaran nyo. Binagsak niyo ako, 5.6 million ko na wala. Na-depress ako ng 2 weeks. Ah, nga pala, nag-start nga pala siya sa TikTok. Nga pala, tapos na-delete. Wala kayong paki, kasi pinatrabaho niyo ako. Ngayon sa Facebook, medyo umangat na naman yung buhay ko. Eto na naman, gusto niyong hilahin pababa. Iniisip niyo kasi baka ma-overtaken kayo. Yan kasi yung problema ng mga lahi ko. Hilaan pababa, walang support. Yung mga friends ko na ibang Indians dito, ibang Indians like super pili lang sa daliri ko, isang kamay ko. Yung Indian friends ko pili lang diyan. Ito ang hirap pag nasa iba kang bansa eh, tapos gusto mo mag-start na isa, ewan ko, sa sarili mo thing, 'di ba? Para si Ryan Bang, 'di ba? Saan ba siya galing, 'di ba? Pero iyon yung mahirap pag sa sarili ka. Hindi ako Indian, pero hindi rin ako naging Indian ng mga kaibigan diyan, pero iyon ang kanyang pinagdaanan. Sana eh syempre sino ba naman gusto may masaktan ng kanyang fellow creator, 'di ba? Ingat ka palagi, Mr. Nobody Doody. Ay, my God, man. It is what it is and thank you so much. At para siguro anong nangyari ito, para nag-rant lang siya sa pinagdadaanan niya. Siyempre, mahirap talaga magtanggal ng pressure, lalo na hindi naman lahat nakakaintindi paano gumagana ng social media. Alam ko maraming creators dyan, pero unti lang yung creators na nasa level. Alam mo, mayroon na silang pinasok na pagod at pagmamahal at passion sa kanilang ginagawa. Kasi marami naman dyan mga one-time sumikat lang naman, eh, diba? So, iba pag dinadala mo na, pag ginagawa mo na siyang career, pag ginagawa mo na siyang grind mo. Panoorin natin isang yung video para malaman nyo para sa mga di nanonood. Sa pinagtatanggol ng mga Pilipino, eto, kain kayo ng chawal, rice, yan. Actually guys, ganyan tayo maghalo ng rice pag nagpapakain ng aso, di ba? Baka kamayin niya pa yan, baka kakamayin niya pa. Pala, kakamay naman tayo ng ng kanin, di ba? Ano yan, lugaw? Ay! Kinamay niya talaga, oh my God! Pati yan kakamayin niya? Ay! Diyos ko, sobra na pare! Grabe na yung nangyayari sa India! Oh my God! So ano siya, no? Filipino citizen ba si Nobody Doody? Naisip ko lang, kung Filipino citizen siya, so may lahi lang siya ang Indian, pero lumaki sa Pilipinas. Oh. So maganda yung initial na nahuha niya din sa FB. Sili! May accent siya eh. Kasi yung reaction niya eh, parang gulat na gulat siya. Alam ko alam niya eh, di ba? Kasi part lang naman yun ng paggawa ng content. Papainit niya pa siguro yan. Ay! Correcta na. Oh my God! Ano yan? Ah, so hindi siya hygienic. Sarap. Oh, yung pucha, meron ko pang extra rice. Oh my God. Oh, maraming gods sa India. Oh my gods. Ano yan? Asin?
Okay, well, ngayon nagigits ko naman bakit may managat sa Indian. Lalo na very traditional ng mga Indian. Baka nga magdumating sa kanila to na parang binabastos nyo yung pagkain namin. Nasa ng tequila. Grabe na yan. So mag-Megus-Megus din tayo. Ikaw yung Megus-Megus ngayon natin ng mga memes tungkol sa Indian ng mga ganitong vlog. So ko lang maramdaman yung kanyang content. Paano pinagdadaan? Sarap! Ginoon deodorant. Alam ko, nakita ko to eh. Hinanap ko pa nga yan. Galing yun sa isang movie. Ito yan, no? Tiffin Hotel comedy scene noong 2017. So pinapakita nila yung gano'ng unhygienic to. So malamat gumagal yung ulo pala nila, no? Ayun, no? Dito galing. Hindi siya talaga, ano? Kasama na yun sa joke. Pati yung sound. Oh my God. Wala na. Pare, ibi body vadal cover at chankla vadal. Kakaiba talagang humor na iba't ibang kultura eh, no? Alala ko lang nanonood kasi ako nung RR ba yun sa Netflix ng kailan lang po. Yung iba talaga yung level ng kanilang comedy at production value. May nagigets ko na iba-iba pag Korean, pag Japanese, pag Filipino, pag Asian, pag America. Nakakatawa lang na ang sarap makompleto yung iba't ibang style nila ng pag nasa mga cinematography, kahit mga klaseng movies nila. Lang kinakamay naman natin iba natin pagkain dito. Lalo na pag jowa mo, lagi mong kakamayin. Pag mahal mo lang, di ba? Oh my God. Ay, no. Ano, okay lang naman, lutoan lang naman. Oh my, hindi, nakadikit pala dun sa ano. Oh my God. Mukhang tinitipid naman nila yung, sinusulit nila yung kanilang pang lutoan. Ano yan? Oh my God. Ooh. Magkakasala tayo sa masala na yan. Normal lang naman eh, mga, hindi naman yung culture-based. Okay, nice. Well, tumalinis. Baka malinis ta. Baka galing sa river, galing sa ilog. Wag sa Pasig River. Okay, sige na, hindi na. Sige na, meron talaga mga unhygienic. Nalalo ko yung amoy ng ano? Yung U-belt po dyan. Sarap. Masarap, mahala. Ano naman to? Ginagawa naman to sa wine, di ba? Tinatapakan nila. At nagbibigay din ng flavor. Yung mismo bacteria na kukuha din sa paa. Eh, gito rin si Mr. Nobody. Gusto rin niyang, no, umalis na siya ng India. Alis na rin. Hindi ko na kaya to. Dukutin mo. Yan. May inaabot tayo dyan mga pangarap ha, inaabotin mo. Ano itong weird dito, kasi magkakaroon ka rin naman ng pawis dyan, diba? May mga part, yun yung nagdadagdag ng alat dyan eh. Sarap. At naalala ko, nagalit din kay Mr. Nobody Doody yung mga restaurant owners na. Pero ba't may ko-compare, diba? Ang mga ganitong street food sa restaurant driven. Ang gusto ko rito yung crispy nila eh. Meron ko napapuno dito yung crispy na biscuit. Yan, normal na sa alila to eh. Parang intimate kasi na... Hindi mo rin masisig kasi paano kung ikaw yung nasa posisyon nila, diba? Baka mayroon naman sila pinagtatawanan dito na ginagawa naman natin sa Pilipinas, diba? Mahirap. Galing kay Alan's Theory, why they eat with their hands? People eat with their hands. Welcome to Southeast Asia. Lahat kami dito nagkakamay naman, ano ba? Itong mga western na ito, parang siya nakakita ng mga prehistoric na mga Jurassic Park. Look at yun ba itong mga nagkakamay? Marami itong mga ito. Parang pinata... In India, everyone eats with their right hand. Ay, naku, bahala kayo dyan. Ito yung first moment na lobas ng Amerika o ng isang foreigner sa Asia. Ano to? Parang yung pansabong ko lang eh. Tito to ah. Ay, pucha, gulat ako. Ay, pucha, parang siyang Salt Bay. Pero maalat. Siya yung mismong maalat. Sarap. Ito gatas. Ah, gumagawa siyang tea o coffee. Oh! Oh! Eh, dikit mo kape. Umpum, masarap na. Pagdagdag charisma na lang eh. Dagdag na lang sa performance. So, di mo naman kailangan gawin, di ba? ako nabibili lang for the first time. Okay, di na pala. Alisin mo na ako. So, ko rin ang ganitong klaseng confidence. Parang feeling ko lahat lahat mabibenta ko ang ganitong confidence ko. Pero di ba, pinapasaya lang naman yung mga bumibili sa kanya. Ito yung marketing mo eh. Ano yung maibibigay mo na hindi kaya ibigay na iba nagbabenta ng ganyan? Makes na kanyang likidus. Okay, ayoko na. Sunod na balita yun ah. Okay, ayoko na dyan. Tapos na tayo dyan. Dilabas na ng GMA News ang kanila pinakaunang AI sportscaster. At ang pangalan ay si Maya at si Marco.
Ito ay isang kolaborasyon sa pagitan ng GMA Integrated News, GMA News Media, at ng GMA Synergy. So ito ay isang digital initiative na ginagamit ng bagong teknolohiya para sa inclusivity daw sa buong Pilipinas. Ito ay in-unveil nila noong September 24 para sa NCAA o National Collegiate Athletic Association para sa Season 99. So si Maya at si Marco magbibigay ng news regarding sa NCAA at pati na rin updates on local and international sports. So dito nagkaroon ng kaliwat kanan na bangayan ng mga netizens na mayroon nagsasabi na hindi naman to kailangan eh. Bakit hindi nila tayo gumamit at magpasahod ng mga tao na kaya naman gawin to? Papanoorin natin mamaya yung reaksyon ng mga AI dyan. Isip mo lang, gato lang din ako. Kamusta yung mga answer? Ako pala si Paolo. Nakakatakot eh. Pero ito na, ginagamit na nga natin dito ang AI. Di ba lang? Mga gumagawa na assignment dyan ha? Nako, ayusin nyo. So ito na yung kanilang mission na para mas mapalawak ang paglilingkod sa bayan. So ina-align daw nila to sa mission nila para ma-serve ang lahat ng communities within the nation and promote inclusivity in our reporting. Ano inclusivity sinasabi mo? Meron ba tayong AI community? Meron na ba dyang mga AI na nagkaroon na ng sariling artificial intelligence? Nagkaroon na ng sariling programming na buhay sila? Meron, ano nga ba ang tawag doon para malaman mo kung AI ang isang bagay o hindi? May napanood akong ganung movie eh. Ayun yung Turing test. Kung may ituturing mo ba naman siya na AI? Kasi baka kasi ginagaya lang nila ang isang tao sa kanilang mga response. Talaga bang siya ang nakakuha o siya ba ang nakapunta doon sa response na yun? Ito, ex machina. Ayun, parang pinag-date sila, parang habang hanggang mag-gets niya kung AI nga ba talaga to. Balik tayo. So gusto daw na inclusivity na sinabi din ni Senior Vice President and Head of Integrated... Hindi ako AI. Okay, Head of Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso. Alam na, itindi ako naman kasi ang sports hindi siya ganun kalaking industry pagdating sa sportscasting. Iba sinasabi dito ng comments ay baka nagtitipid sila. Kasi diba, kahit saan pwede mo sila dalin. Siguro okay na siguro itong first step, pero paano pag nakita na natin ito sa mga may sakuna? Pag nag-aalboroto ang Taal, o mayroong mga bagyo, paano ko nakakalma sa mga tao? Pag nakita ko yung mata ng AI na kagano'n lang sa akin, kami po ay kasalukuyang hinahanap ang bangkay ng bata. Paano ko makikisimpatsya kung alam kong robot yun? Diba? So siguro mayroong lugar ang isang AI. Siguro pwede na rin dito, kaya siguro ito yung una nilang gustong subukan sa sports. Pero diba, yung hype man kasi ng sports eh, yung hinahanap mo dito eh. Pero announcers are there for the hype. Tapos nakita mo yung boses niya, hindi mo lang tumataas sa ilang decibel kasi yun yung nakaprogram sa kanya. So ngayon, papanoorin naman natin yung mismo AI first time. Oh my God. Oh. Ito si Maya. Hey, it's your girl, Maya. What's up, guys? I'm Mark. You're not a girl! You. We're the Kabuso AI sportscasters. If you want the latest news about the biggest leagues and tournaments in the Philippines and all over the world, we got you covered. Be the first to watch our... Tinitignan niya ako sa kaluluwa ko. Exclusives on your favorite sports and athletes using cutting-edge advancements in generative AI. What's more? Nakakapagtagalog din kami. Ay, wala dyan! Mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod ng... Bakit yung mata ni Marco? Para may binabasa pa. I-erecta mo sa akin. I-erecta mo sa nanonood. Parang kalam yung binabasa nila prompter. At si babae, mas nararamdaman ko. Hindi ko lang dahil straight lang ako. Pero, eh, diba, nakatingin siya sa akin eh. Ito si Marco, parang may tinitingnan na prompter sa gilid eh. Nakuha-kuha nila yung mga gestures ng human. TikTok, yung mga ganun-ganun. And Instagram. Paano ba nag-brown out? No? Pero ewan ko, gusto ko maging supportive eh, na gumagamit ng bagong teknolohiya, lalo na dito pagdating sa journalism. Kung sino-sino, tanga lang na merong vlog ang nagpo-post tungkol sa mga nangyayari sa bansa eh, di ba, na hindi dino-double check, hindi fina-fact check ang kanila sinasabi kasi bias sila sa isang personelo, isang opisyal ng gobyerno o ng isang munisipyo. Diba? Mahirap eh. Siguro okay na siya para sa ganitong klaseng sports na alam mo yun, hindi naman siguro ikamamatay ng tao na manonood ng sports kung ganyan. Pero yun nga, ayaw talaga ng mga tao ang AI kasi tinatanggal niya yung human aspect ng pagnood ng news. Ba't pa ako manonood dyan? Dami naman AI generated content dyan sa, di ba? Makikita niya sa TikTok yung mga mayroong subtitles na lalabas, tapos mayroong nagpa-play sa gilid. Di nila kailangan bayaran na sahod dyan. Wala naman to mga little Mayas and little Marcos na nakatira sa Etibac, nakatira sa ilalim ng tuloy, nakailangan pa kainin. Kinakailan dito mga 1 at 0. Di ba? Na mga breakfast at kuryente lang siguro at onting memory ang pinapakain nila dito. Ah, siguro ang binabayaran
dito ay yung nagpapatakbo. Pero ewan ko, gusto ko maging supportive pero kumbaga sa AI, ano lang ako dito, mga 60% pro lang ako dito. So speaking of AI, ito isang AI na encuentro daw sa Etibox pa mismo po. Tsa, ating panoorin. Makakakanan ako ha. What? What's an AI driving din to ah? Inaano ka ba? Kanan ako. Para nang titrip lang yung mga asar. Wala naman talagang feeling sa AI. Siguro ta- gusto lang yung mga asar. CRV nyo, sir! Ano ba? Parang po kami. At saka harang na harang. Hello? Ayan na, buha ba na? Kucha, baka maglabas ng baril yan. Baliktad pa, saan mo, kuya? Sir, may bata kami kasama. Sir, may bata kami, oh. Oh, yeah, may bata ka. May kasama, may gitna. Pero, taga lang. Oh, sige, sir. Oh, sige, sige, explain mo sarili mo. Sige, mo ako, bubusina ka pa. Mukha nakainom nga. May dashcam din ako. Anong pakailan mo? Ay, sige. Oh, sige. May bata kami kasama. Doon palang alam mo na eh. Lasing to o sabog. At least, never magiging sabog ng isang AI, di ba? May iba yung circuitry. No, sir. Nasa gingit ka. Ba't mo nabubusinan? Nakita naman natin gagawin. Gawin siya yung nakaasar. Tainan yung nakakapit ko yung mga gano'n. Nasa gitna. Nasa gitna ka ng gano'n. Hindi. Bumawi na ako sa'yo. Puro ka pa ganyan. Oo. Tangka mo. Yan yung bag mo. Nagsalita ka, meron kang dalawang tropa sa likod mo. Paano naging fair yun? Ito pa, ito. Kapangalan ko pa, Paolo, sinabi niya. Buha ba kasi lolt ako. Taka ka ba? Nakita mo kasama niya yung pamilya niya. Meron sa dalawang tropa dun. Itatambangan ako, di ba? Dapat papatas tayo dito. Tsaka, bakit ako kailangan may pagsuntukan? So, ibig sabihin pala, pag lagi kang merong kaaway, meron kang problema, itadaan mo sa suntukan? Anong kabubuhan yan? Ano klase? Siguro pinalaki kang ganun, pero hindi yan tatagal sa tunay na nabuhay, boy. Makakatikim at makakatame ka rin na mas malakas sa'yo kung yun lang ang basihan mo. Tignan mo, suggestion ko lang sa'yo. Sige po. Huwag kang ganun. Huwag kang ganun. Sige, magiging ganito na lang ako. Ucha. Sisingit ka, sumingit ka. Sige po. Wag mo akong ngayon. Oh, sir. Oo nga naman, pag nga naman lasing ka, mahirap nga naman mabulabog. Totoo nga naman, masakit sa ulo yun. Ito, nalasing ako, bigla akong ginising, pocha. Hindi ako AI. Hindi ako mapubuksan na gano'n parang computer dyan, pocha. Maglo-load pa ako. Tinanong mo, sisingit ka pala eh. Sa'yo din, sir. Ganun din, at least alam niya, mga apat kayo dyan na tropa. Pinagsalitaan niyo pa siya. Ang cellphone mo, payag? Oo. Nakainom kayo, sir, no? Cellphone mo, payag ka. O yan, yan. Cellphone mo. Wow. Cellphone, ano? Thank you. Lang. Thank you. Sisingit ka. Sumingit ka. Ano yan? Ano mo? Oh. Uy, gong. Baby. Putin nyo rin. Asawa ko yan. Pakailan ko. Ay, naku. Nakakasalimagay itong tao. Baliktad sa aldo mo. Bago ko mag-angas. Ito naman mga tanga niya kasama. Ito naman mga kasama niya. Hindi naman siya pinipigil eh. Nahawakan yung utong niya. Ano ba naman yan? Tamo mo siya na. Tamo ko yun. Sir, bakit ano nga po? Ayun na, meron na may report. Sisingit siya. O, tamo pa niya. Siyempre. Sisingit ka, bubusina ka. Asang bayad mo? Ikaw, wala kang bayad. Siya pala yung driver. O, ilan sila? Oo, nakain ng mga ito. Sir, pakiano, lasing yan sila. Nakainom. Polis ba yan? Ano? Enforcer? Yan, nakuha na siguro yun. Hindi pwede yan. Dapat tanggal na agad yan, boy. Ito yung mga kasabi, sana buwabaka na lang kasi. Ano kung may baril yan? Ano, masasaktan pa ako dahil sa katangaan na isang tao? Diba? Hindi yun fair. Hindi yun equivalent exchange. O, tsa, utak AI din si kuya doon. Yari tayo dyan. So, meron na ditong update na nag-file na din daw siya na report sa LTO. Siyempre, danger yun sa kanyang anak at sa kanyang pamilya. So, nakita nyo naman na halos pagewang-gewang siya dyan. Tutututuro siya, baka manuno siya dyan. So, siguro magsusorry din yan. Makikita rin natin yan somewhere sa social media na nagsasabi na kayang paumanhin kung ano mong gusto niyang gawin dito kay kuya. So ito yung nangyari daw sa General Trias. So hinahanap daw nila to ay kilala na nila yung previous owner ng sasakyan. So para daw malaman kung sino at saan nakatira ito nagme-makers-makers sa Etibox. Load na balita yan. Hey! Makers-makers natin. Ito na ako bago ako maging Iron Man. Pagtayo niyan. Ano na yan? Drone? AI na yan. Kailangan ko na AI para malagpas ako yung araw. TV. Hey! All interconnects! Pumunta in dyan, AI, content. Yan ang gusto ko. Iba talaga sa Bollywood eh.
CBD. CBD. CBD popular. Doon tatapos mga balita ngayon ng linggo. Uso pa na bagay ito. Puto yung like, share sa mga. Huwag niyong gaganunin na friends. At huwag niyong subscribe ako ulit si Marites. Oh, maalam. Shoo!